Guys, good morning. Magagawa lang ako ng review tungkol sa bago kong biling bike. Ito. Ang tatak niya ay Makeraley. Okay naman, hindi siya branded, hindi siya masyadong kilala, pero yung quality ayos naman. Isa-isahin natin, simula sa brake, sa cambio, sa gear niya, yung goma, yung rim, disc brake, yung pedal, maayos naman, sa upuan. Ayan. Tignan natin kung papakita ko sa inyo kung ano ba yung quality ng bike na to. Ayan, base guys sa experience ko, kasi kakabili ko lang nito sa mga unang bike na nagamit ko, syempre kahit papano, quality na rin. Kasi yung mga dati kong bike, di ako bumibili ng mga medyo, alam mo yun, yung basta pwede lang, pwede na sa akin. Kasi beginner pa lang naman akong biker, kaya di pa ako bumibili ng mga pang race or mga pang ano, mga pang laban na bike. Pero para sa akin, as a beginner, siguro okay na to. Magandang klase naman. Yung body niya, okay din. Parang alloy na rin siya eh. Kasi pag ginanon mo, pag pinitik-pitik mo siya. Saka magaan lang siya. Mapansin nyo, siya ganun kabigat. Pwede mo siyang bitbitin kung halimbawa talabas ka or ano. Yung shock niya, maganda rin eh. Saka yung rim nito, ano na rin siya, parang alloy na rin. Ayan no, makapansin nyo. Parang alloy na rin yung rim niya. Tapos yung disc brake niya, ayos na rin. Hindi siya China made. Parang it's either other nation na sa Asia. Pero hindi siya ano. Hindi siya pangit, saka hindi siya basta-basta. Ang presyo niya dito sa Qatar, papatak siya ng 449 Qatar Riyal. Bali, pag kinonvert mo yun sa peso, nasa 8K. Pero, nabili ko siya, nasa ano na lang, 439 plus 100 voucher sa Lulu. Kasi nag-Ramadan ng Eid Maburak, yan, nag-ano sila, nag-baba sila ng mga presyo. Kaya, sige, binili ko na kasi sayang naman. Ayun, makapansin nyo, yung upuan niya, maganda na rin yung pagkakayari. Yan, no? Tapos binili ko na rin ng lock kasi importante dito. Lalo na kapag alis ka, kasi siyempre hindi natin alam kung ano yung mga isip ng tao. Kaya mas maganda na yung safe. Ayan, yung body, makikita nyo. Ayan, papakita ko sa inyo yung whole body niya. Na-try ko ngayon yung bike talabas para alam natin kung okay ba talaga.
Hello again guys, so ayun nga, trinay ko yung bike. Ayos, ayos naman, siguro mga mag-isang oras na ako nagbabike. Ayun, ito yung speed ng bike, may 3 speed yung dito sa unahan na sprocket. Sa likod naman may 7 speed siya. Ayan. Ngayon, yung malaking speed, para dun sa mga hindi pa nakakaalam, kapag gusto mong mabilis pero medyo mabigat ang ipagpedal, gamitin mo yung malaking speed dito sa unahan ng sprocket. Tapos yung maliit naman na speed doon sa likod ng sprocket. Tapos kung gusto mong magaan, halimbawa mga paakyat, cambio mo lang siya. Ito. Cambio mo siya dito. Ito yung bali, ito yung pinaka-cambio niya. Ito yung release. Ayan. Ito yung sa unahan ng sprocket. Ito naman yung sa likod. Ayan. Palipili ka lang. Basta kung gusto mong paahon, pag mga bigat na pedal na gusto mong magaan lang yung pagpedal mo, ano lang, yun lang gamitin mo yung maliit na sprocket. Yan lang guys. Yung preno, okay. Speed. Yung speed, maganda. Kung pang beginner lang naman, mga pang exercise lang, panalo ka na dito. So ayun guys, thank you. Guys, sana nagustuhan niyo yung pag-review ko sa aking bike, Makeraley. Yun, para sa akin kasi may tatlong words lang ako na tinatandaan sa pagbili ng kahit na anong bagay. Unang-una yung quality, number 1 yan sa akin. Number 2 is yung beauty, kung okay rin ba, kung maganda rin siya. At number 3 sa akin is yung price. Kapag pasok yung tatlong yan, bibiliin ko isang bagay. Hindi ako basta-basta bumibili kasi syempre, alam naman natin na mahirap ang buhay, kaya kailangan pag-isipan natin ang bawat galaw natin, lalo na sa mga nagtatrabaho at nagsusumikap na gumanda-ganda yung pamumuhay. Kaya ayun guys, sana nakatulong ako sa inyo kahit papano at na-enjoy nyo yung video ko. Salamat, sana makapili kayo ng bike na gusto nyo at kung saan kayo komportable, basta masaya kayo, safe, okay yun. Salamat guys. Huwag nyo nga kalimutan na mag thumbs up, like ang video at kung nagustuhan nyo to, sige subscribe nyo ako para makagawa pa ako ng marami pang vlog tungkol sa technical na mga bagay-bagay. Sunod siguro magawa rin ako tungkol sa mga electrical, sa air conditioning kasi technical guy naman ako, mga ganong video. Sige, salamat guys, till next time.